Hello. Amen? Kaya nga, alam mo, karamihan naman na nampalataya, bago mag-upload, matindi ang prayer request kay pastor. Narinig niyo po ba? No? Ha? May mga ganyan na encounter ka, Pastor Jun, na bago umalis, tindi ko magpa-pray. Tapos, matindi rin minsan ang pamako. Pastor, makaalis lang ako. Ang dami ko nang narinig mong ganyan. Pero alam niyo, hindi lalalim ang relasyon sa Diyos, pati sa kanyang pastor, lahat, higit sa Diyos. Alahayan, hanggang salita lang yun. Makaalis lang ako. Makaalis ka. Alis na. Walang relasyon. Ang hirap na, yung kasama mo sa pamilya nang walang pakialam sa pamilya. Amen ba? Yes. Ang hirap yung anak, malakas kumain, hindi marunong maghubas ng pinggan. Hello. Amen? Amen. Amen. Pag sinabihan mo siya, pagdali. Walang relasyon. Bakit? Wala siyang pakialam. Kayong mga anak? Wala siyang alam. Talking to mga anak, makinig kayo. Mga anak, say amen. Amen. Lakas. Amen. Ano yung pera? Magulang niyo? Amen. Amen. Tagalaban niyo, nanay niyo. Tagaplansya niyo, nanay niyo. Tagaligpit niyo, nanay niyo. Tagalaban niyo, nanay niyo. Nakatapos ka ng pag-aaral. Nawala nanay nyo, pinabiyaan nyo. Ayon nyo mo sa isang balita, sa Channel 7 yata yun. Na kung saan, balita ba yun sa YouTube ko napanood? Isang matandang lalaki, nagta-tricycle. Ewan ko napanood nyo yun. Sino napanood nyo yun, sister? Nagta-tricycle. Tinanong siya nung, sabi niya, nandaw na po kayo. Uy, senior citizen na, 70 plus, magiging 80 na yata. Sabi niya, ang sinipag niya po. Sabi niya, paano niya po, may anak po kayo, may pamilya, oh, may anak kayo, oh, ilan sila, katuyaga. Sabi niya, napag-aral niyo mga anak niyo? Oh, sa pamagitan ng pagtrato, oo. Oh. Saan po siya? Ah, nakatapos sila, oo, oh, graduate na lahat. Hmm? Ah, talaga? Oo. Oh. Asan sila? Asan abroad na? Sinang tatlo? Oo. Oh. Eh, ba't pa kayo nagtatricycle? Eh, kasi, kundi ako magtatricycle, wala kami kakainin. Kasi, pag oras na sumingi kami, eh, para ganito pa nga, pagsasabihin, magastos kami. Wala nang ibinibigay, sinabihan pa magastos. Hirap nun, ha? Ito, totoong kwento ito, ha? Totoong kwento ito. Sa mga anak na walang pakialam sa magulang, tablan ka naman. Please ka, ulitin ko. Diretso ang salita. Sa mga anak na walang pakialam sa magulang, tablan ka naman. Amen. Praise the Lord. Hello, amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang hirap nun. Ang hirap nun, ha? Praise the Lord. Ayan. Alam niyo, pag ganun sa pamilya, pagdating sa church nun, ganun din. Sa tulong na, ganun din. Ang hirap ng pamilyang walang relasyon. Kaya ako lagi ko sinasabi ko yan sa church. Sabi ko, kung hindi man nyo nakasanayan, practicing nyo. Simulan nyo. Na ano? Sabi ko, pwede ba? Huwag kayo, kung kumain kayo, huwag pa isa-isa. Sabay-sabay. Amen. Kasama mo nanay mo, kasama mo tatay mo, kasama mo kapatid mo. At pwede ba? Pag doon, mag-usap-usap. Ano pong pag-uusapan natin? Di magpasalamat kayo sa mga Lord, salamat sa pagkain ito. Salamat po sa biyaya. Salamat po, may trabaho kami. May nakakain kami ngayon. Salamat po dahil kung anak kong to, wala pang trabaho. Pero mag-aaral mabuti. Makakarapos, magtatrabaho, tutulong din po, Panginoon. Salamat po dahil ito ngayon ay nagtatrabaho na at nakakatulong. Salamat po, Panginoon. Pag-usapan! Hello, amen? Amen. Ang magulang ko po ay salat sa pinag-aralan. Grade 2 ang tatay ko, grade 6 graduate ang nanay ko. Pero salat kami, ay hindi kami salat, sa
pangarap. Pag pag nagkakain ng kami, hindi pwedeng mauna ka. Dahil, alibawa, nakaberyenda ka at nabusog ka na. Pag oras ng kain, sa ayaw at sa gusto mo, kumain ka, andoon ka, nakaharap ka. Kung sabi, busog pa ako, hindi ko problema yan. Ngayon ang oras ng kain. Andyan pa kayo? Amen? Amen? Amen. Kasi pag may relasyon, ramdam. Pag may relasyon, sa totoo lang, ramdam. Sana, sa church, ganun. Hello? Amen? Amen? Ramdam mo na kung alimbawa. Alam mo, ramdam mo. Ano? Anong mararamdaman ko sa church? Ramdam mo na may init.